Magandang araw, Boss Ban. Nagagalak akong mag-send muli ng kwentong hango sa totoong buhay. Lalo na kung tungkol sa aswang. Pasensya at medyo natagalan. Busy lang sa trabaho at kailangan ko pang tumawag sa bahay para sa ibang detalye ng kwentong ito. Medyo nakalimutan ko na eh. Pero ito na ang karugtong ng kaupa. Sana po ay magustuhan ng iyong mga tagapakinig. Nang umagang yun, ay umuwi si kaupa sa bahay. Agad na tinanong siya ng nanay ko kung bakit hindi siya nakauwi ng gabing yun at kung bakit marami siyang dumi, sugat sa katawan at mukha. Sumagot naman siya ng, "Nakakita ako kontra sa plaza ng ah." Na ang ibig sabihin ay, "Nakahanap ako ng away sa plaza te." Nagtanong naman si nanay kung sino ang nakaaway niya. Nasa itaas lang ako ng hagdan noon at bagong gising. Nawala naman yung antok ko nang nagsalita si kaupa na, "Mga kalaban ng kaibigan ko sa basketball. Nang daya raw ako dahil ako raw yung referee, kaya nanalo ang mga kaibigan ko." Hindi na nagtanong pa si nanay. Naghanda na lamang siya ng agahan namin. Alam kasi ni nanay na normal lang yun sa laro. Sa mura kong edad ay napagtanto kong may hindi sinasabi si tiyo. Kakaiba kasi ang mga kilos niya. Parang nangangamba. Napatingin siya sa gawi ko. Ngumiti ito at tumayo. Lumapit sa akin at inabutan ako ng 25 piso. Sa panahong yun ay wala pang barya na 10 piso. Kaya 25 ang binigay niya. Laking tuwa ko noon. Kasi yung 5 piso ay malaki na at marami ka ng mabibiling pagkain at candy. Noong araw ding yun, ay sinabihan niya akong wag muna gumalagala sa paligid. Nagtaka naman ako. Nagyaya kasi ang mga kaibigan kong umalis para makifiesta sa iba yung barangay. Bispiras na kasi ng kapistahan at maraming dadayo, makikikain at syempre marami kaming makikitang chicks. Isa pa, ang saya kasing maglakad at makipagkwentuhan sa daan kasama ang mga kaibigan. Kaya nalungkot ako nang sabihin niya at ni tatay na hindi muna ako makikipagpiesta. Marami pa namang taon. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa utos ng mga nakakatanda. At sa araw ng bisperas ay hindi dumalo si tiyo sa palaro. Wala kasi si tatay na sana ay sasama sa kanya. Wala rin ekstra kita si kaupa ng araw ding yun. Pero nang gabing yun, ay hindi kami pinatulog ng kalabog at ingay sa labas ng bahay. Hindi naman namin pinansin yun, kasi nga tuwing buwan ng Abril o hanggang matapos ang tag-araw, eh gumagala sila. Parang normal na lang sa amin ang ganong mga pangyayari. Nakasanayan na. Fast forward po tayo. Dumating ang huling gabi ng kapistahan. At hindi na umalis ng mag-isa si kaupa. Sinama na niya si tatay kung saan gaganapin ang huling laro o championship na kumbaga. Gusto ko sanang sumama kasi hindi ako nakasama kagabi sa mga kaibigan ko. Pero si tiyo upa na ang nagsabi na hindi pwede dahil delikado. Nalungkot ako pero wala akong magawa. Nagtaka naman kami ni nanay kasi may dala silang siit at makabuhay. Puno naman ng asin ang bulsa nila ni tatay. Lumakad na silang dalawa at tinanaw ko lamang hanggang sa hindi ko na sila makita. Natulog na lamang kami ni nanay. Kinabukasan ay nagising na lamang ako sa ingay sa labas ng bahay. Nakita ko sina tatay. Maraming sugat at mga galos. Pero mas malala ng konti yung sugat ni kaupa. Patawa-tawa pa ito habang sinisip-sip ang tasa ng kape. Mas lalo akong nagtaka kasi kasama nila ang mga kaibigan ni kaupa na manlalaro na nakatira sa kabilang barangay. "Anong nangyari kagabi?" Sambit ko. Lumapit ako at nakichismis. Pero hindi ako sumali sa usapan nila. Bagkus ay umupo ako sa bakanting upuan at nakinig sa kwento nila tatay at tiyo. Marami kasi ang nakiusyoso ng mga kapitbahay, pati na rin ang buntis na si Aling Telma, matalik na kaibigan ni nanay.
Ayon sa kwento ni tatay, mabigat ang pakiramdam niya nang makarating sila sa plaza. Maliwanag, maraming tao at bawat tao ay may iba't ibang ekspresyon sa mukha. Masaya at excited sa palaro. Pero isang grupo ng kalalakihan ang nagbigay ng kilabot at takot kay tatay. Nakaupo ang grupo sa dulo ng mga bench ng plaza. Sila lang yata ang hindi natutuwa sa piyesta. Kinalabit ni tatay si Tio at tinuro ang grupo sa pamamagitan ng tingin at bumulong na kakaiba daw ang pakiramdam niya sa mga lalaki. Oo, sila yan. Natatakot akong umuwi mamaya, pre. Baka gawin na akong hapunan ng mga yan. Natawa si tatay noon, pero alam nila na delikado ang buhay nila. Hindi rin maalis ang tingin nila kay Tio Upa. Naggagalaitin ang mga to at naghihintay lamang ng tamang tiyempo para makaganti kay Tio. Fast forward ulit tayo. Pagkatapos ng palaro, nagmamadaling nagtungo sina Tio at tatay sa likod ng plaza. Malalim na rin ang gabi. Ayon pa sa kwento ni tatay, napahaba raw ang laro dahil patas ang unang laban, kaya nagdagdag sila ng oras. At sa mga oras na yon, hindi niya inalis ang kamay niya sa kanyang bulsa dahil anumang sandali ay gugulatin sila ng mga aswang. Natalo kasi ang mga ito sa ikalawang laro at ngayon ay nakatayo ang mga ito sa labas ng gate. Nakalimutan kong sabihin na nang gabing umalis sila ng bahay ay may dala pala silang sulo o ilaw na gawa sa bote ng tanduay na may ginunting na tela sa loob at gaas. Tigi-isa silang dalawa ng sulo. Sa likod nila ay may siit na nakasabit at makabuhay. Hindi manggagamot si tatay, pero marami siyang alam na pangontra sa mga aswang. Balik po tayo sa plaza. Sa kabilang gate sila dumaan para maiwasan ang mga ito. At tuloy-tuloy ang mga ito sa paglalakad pauwi. Naglakad lang sila ng normal, na parang walang nakaabang na panganib. Kumbaga chill-chill lang ang dating. Ngunit nasa kalagitnaan na sila ng tubuhan nang umihip ang malakas na hangin. Ayon pa sa kwento ni tatay, humawak daw si Tio Upa sa braso niya. Takot. Pero hindi raw sila nagpahalata. Humanda ka, Kaupa. Nandyan na sila sa paligid, sabi ni tatay. Tumigil sila mismo sa crossing na daan. Kinuha ni tatay ang asin at nagwika ng, "Mamaya, matapos ang lahat, kapag sinabi kong takbo, takbo na agad. Hindi natin kaya ang mga yan, pre." Sa pagkakataong yun ay nilakasan ni Tio ang loob niya. Mas lalo pang lumakas ang hangin at marami na rin huni na naririnig sina tatay. Huni ng baboy, huni ng parang pusa, at huni ng ibon na parang manok. Nag-aangil ang mga ito. Marami silang dalang asin, pero hindi nila alam kung sapat na ba yon para mataboy ang mga aswang. Ang ginawa ni tatay ay kinuha niya ang kanyang itak na nakatago sa loob ng damit niya. Hindi ko alam na may dala pala siyang itak. Ang sabi niya, sinadya niyang itagong mabuti ang itak kasi daw bawal pumasok sa loob ng plaza nang may dalang anumang patalim o inumin. Pakunway itinaga niya ito sa lupa at pinausukan ang makabuhay sa dala nilang sulo. Humalingaw-ngaw ang baho nito sa paligid na siya namang ikinagulo ng mga nakasunod sa kanila. Naggagalaiti ang mga ito at parang nahihirapan ang ilan sa kanila na huminga. Sinabihan ni tatay si Kaupa na dumukot ng asin sa bulsa at gumawa ng bilog sa lupa kung saan nakatarak ang kanyang itak. Sumunod naman si Kaupa na bagamat takot at dakilang duwag ay naging matapang sa mga oras na yon. Hindi na kasi sila pwedeng magpatuloy sa paglalakad kasi may nakabantay na sa dulo ng daan at ang crossing ang napiling pwesto ni tatay. Malalaman niyo mamaya kung bakit. Papasok na ba ako sa bilog, pre? Tanong ni Kaupa na ngayon ay malakas na malakas ang loob. Kasama kasi si tatay. Oo, pasok na! Sigaw ni tatay. Pumasok naman si tatay sa bilog at pagkabunot na pagkabunot nito sa kanyang itak ay siyang pagsalakay ng aswang na galing sa likuran nila. Nag-aangil ito habang tumatakbo. Bigla namang yung napahinto
nang nakita na nasa loob sila ng isang bilog na gawa sa asin. Hindi ko alam kung narinig nyo na ito, pero kapag ang aswang nakatapak o nakaapak ang kanilang paa sa lupa na pinapalibutan ng asin at nasa crossing o cross na daan o linya, ay hindi na sila makakalabas hanggang mag-umaga. Pero iba-iba kasi ang mga lahi ng mga aswang, kaya hindi ko alam kung epektibo ito sa lahat ng uri ng aswang. At sabi ko nga sa unang parte ng istoryang ito na tuso ang mga aswang na ito. Bumalik ang aswang sa kanyang pwesto kanina. Hindi nakita o namalaya nila tatay na kumuha lang ito ng buwelo at isang kisap mata ay tumakbo ito ng napakabilis na parang galit na hangin. Nang nakalapit na ito sa pwesto nila tatay, ay bigla itong tumalon ng mataas at kasabay ng pagtalon niya ay dinagit niya ang kanyang sadya, si Kaupa. At kasabay nito ay ang pagkalmot niya sa mukha ni tatay. Dinala niya si Kaupa sa masukal na parte ng tubuhan at doon sila nagbunuan na dalawa. Napatulala na lamang si tatay sa gulat. Sinapo niya ang kanyang mukha dahil mahapdi ito. Napaisip ito na palpak ang plan A nila. Kung sa makabagong panahon, epic failed ang plano nila. Naalerto naman si tatay nang marinig ang angil ng isa pang aswang sa di kalayuan. Hindi niya alam ang gagawin. Nagsisigaw na si Kaupa sa loob ng tubuhan. Hinanda niya ang kanyang itak at lumabas ng bilog. Nagulat na lamang si tatay nang marinig niya si Kaupa na pumito ng sunod-sunod. Parang hudyat. Napansin din niya na parang wala na ang kaninang mga aswang sa paligid at narinig na lamang niya ang mga yabag ng mga paa na tumatakbo papunta sa pwesto nila. Si Kaupa! Ara sa sulod sang kampo! Ginadumog ka aswang! Rinig ni tatay sa nagsisigaw na lalaki. Nang ibig sabihin ay, si Kaupa! Nasa loob ng tubuhan! Dinudumog ng aswang! Si Manong Kanor, ang kaibigan ni Kaupa na manlalaro ng basketball. Oo, tama kayo sa narinig. Ang huni ng pito ay hudyat para sa mga kasamahan ni Kaupa. Palpak ang unang plano at kailangan nila ng tulong. Nang oras na nag-uusap sila sa plaza ni tatay tungkol sa mga lalaki sa bench, ay siyang pagdating naman ng mga kasamahan nila at naikwento ni Kaupa sa mga kaibigan ang tungkol sa mga aswang. Kaya minabuti nilang magplano ng gagawin. Pagkatapos ng laro ay naunang umalis ang mga ito. At sila rin pala ang tinutukoy ni tatay na nakaabang sa dulo ng daan. Ang ginawa nila para hindi sila maamoy ng mga aswang ay nagpahid sila ng putik na nilagyan ng asin at tabo. Balik tayo sa tubuhan. Nasa ganoong pwesto si tatay nang tapikin siya ng isa sa mga ito. Parang nahipnotize si tatay ng mga oras na yon kaya siya nakatulala. Bigla namang naalerto si tatay at tumakbo papunta sa loob ng tubuhan. Nakikipagbunuan pa rin ang kaibigan niya. Dali-dali siyang tumakbo nang nakasalubong niya ang apat na kalalakihan para tulungan si Kaupa. Hinampas ng itak ni tatay ang aswang at umungol naman ito sa sobrang sakit. Napansin siguro ng aswang na pinagtutulungan na siya, kaya mabilis itong tumalon sa kabilang bakod. Tinangkapan ng isa na hawakan ito sa braso, pero sobrang dulas nito, kaya nabitawan din niya ang braso ng aswang. Hingal na hingal si Kaupa. Tinulungan naman siyang tumayo. Sapol nito ang kanyang katawan na parang tinitignan nito kung buhay pa ba siya o patay na. Nakahinga naman ito ng malalim nang mapagtanto na hindi pala butas ang tiyan at dibdib niya. Akala ko katapusan ko na mga pre. Maluhaluhan itong sabi. Mabuti at hindi ka napuruhan pre. Saad ni Henry, isa sa mga tumulong. Muntik na pre. Buti na lang napiit ko agad yung pito ko. Kung hindi, konti na lang hindi na talaga kayang iwasan o sanggain ng mga kalmot niya. At buti na lang, amoy makabuhay ako at may natitira pang asin sa bulsa ko kahit papano. Nakaisa ako doon. Aniya. Perwisyo talaga ang mga yun. Tugon naman ni Manong Kanor. Kilala mo sila, Nor? Tanong ni tatay. Ayon sa impormasyong nakalap ko sa barangay, ay galing sila sa kabilang isla. Isang tribo sila.
dito sila lumipat dahil may nakasagupa silang magaling na manggagamot doon. Kaya tumaas sila at dito naman sila naghahasik ng lagim. Karaniwan lamang ang lahi nila ayon kay ama. Paliwanag ni Manong Canor na anak ng isang albularyo. Kaya pala alam na alam niya ang dapat na gawin sa mga ito. Sa kasamaan palad, epic failed niya ang plan A nila. Nagplano pa sila na parang naglalaro lang ng basketball. Pero A ay may kasunod na plan B. Pagkatapos nun ay hinatid na nila si tatay at tiyo sa bahay. At dun na rin sila nagpalipas ng oras dahil mag-uumaga na rin. Kaya pala naabutan ko sila sa labas ng bahay at masayang nag-uusap. Nang araw ding yun ay pinuntahan nila ang bahay ng mga aswang kasama si Kapitan. Nasa dulo ng barangay ang mga bahay ng mga ito. Pero pagdating nila, wala na silang naabutan. Ang tanging naiwan doon ay ang masangsang na amoy nila. Hinayaan na lamang nila at siniguradong hindi na yun babalik pa. Sa kasalukuyan, meron pa naman nababalita na may pinaghihinala ang aswang sa amin. Lagi naman, at normal lang talaga dito sa Negros ang aswang, lalo na sa lugar namin. Minsan nga kapag umuwi ako, nakakasalubong ko sila sa daan. Nakangisi, hehehe. Hindi naman sila nangaano, dahil kilala namin sila. Salamat Sir Van sa pagkakataon na ito. Isa pong karangalan ang mabasa mo ang kwento ni Kaupa sa channel mo. Nga pala, baka nagtataka kayo bakit walang pangalan ng tatay ko sa kwento. Nakalimutan kong ilagay. God bless po and mabuhay ang channel nyo.